Magandang araw mga kanuga. Welcome po dito sa Nuga Best House, Bomban, na kung saan kami po ay magbabahagi po sa inyo ng isa na namang napakagandang kwento. Ako po si Aileen De Leon. Pinamasakit na kasi talaga yung sikmura ko. Sobrang sakit. Kapag nakasumpong siya, para kong sinisikmuraan. Sobrang sakit. Tapos, yun, napapansin ko every after meal, tumasakit siya. So parang ayaw mo nang kumain. So aside from the gallstones, meron akong allergic rhinitis kasi nakalimutan ko na rin talaga siya sa tagal. Nasanay na ako na hindi ako masyadong nakakaamoy, tsaka wala akong maayos na panlasa. Kumbaga, dapat sobrang intense muna ng flavor o nung scent bago ko siya maamoy o malasahan. After 3 days, narag ako yung baby ko. Tapos, ayun, sobrang saya ko kasi naamoy ko yung baby ko. Sobrang tuwa ko, naamoy ko siya kasi since pinanganak siya, hindi ko alam yung natural scent nung baby ko. Ang alam ko lang, yung amoy niya kapag nagpo-poop siya o kaya yung bagong ligo siya. Kasi nga, ganun yung effect ng allergic rhinitis sa akin. So, sobrang saya ko, sobrang tuwa ko nung bigla naamoy ko yung baby ko. Tapos, hindi ko na mapigilan the following day nung binanggit ko sa kanila na natutuwa ako kasi nakakaamoy na ako ulit. Wala na ako ng pag-asa dun sa gamot eh. Kasi yung spray, pagkatapos mo siyang gamitin, pagkaubos niya, wala na rin. Ubus na rin ulit 2 years na. Nung gallstones yung pag-uusapan, nag-improve yung appetite ko. Kasi nakakain ko na yung gusto ko. Wala nang masakit. Tapos yung dating 1 cup of rice lang, pag sumobra ka doon, masakit na. Ngayon hindi, malakas na akong kumain. Kababae, nakagaya ko, yung masakit yung ulo, bago ka magkaroon, ganyan. Parang pinuputol yung ugat mo kapag ka magkakaroon ka na. Lahat yun nawala nung nagnunuga best ako. So allergic rhinitis yun. Bumalik na yung pangamoy ko, tsaka yung panlasa. Actually talagang wala ka namang ibang pupuntahan, kundi mangarap ng N4 kapag ka kinarin mo na yung pagsalang sa Nuga Best N4. Kasi alam mo talaga na yun yung makakatulong sa'yo. Tapos hindi lang siya yung temporary solution, lifetime solution siya. Tapos yung magic nga miracle bed talaga. Kasi kahit anong sakit, hindi lang yung iniinda mo. Kumbaga, lang yun, minor lang yun. Lahat-lahat ng pwede pang maging sakit mo, alam mo, posibleng magamot. Kapag, lalo na kapag ka nakakasalang ka sa bahay, hindi lang ikaw ang makikinabang. Kasi hindi lang naman ako yung may sakit eh, di ba? Pati asawa ko. Tapos yung, higit sa lahat, yung parents ko, sila yung gusto ko talagang makagamit ng bed. Maraming salamat. Kasi nakakatulong kayo ng sobra sa maraming tao. At sana marami pang maniwala, marami pang ma-motivate para mas marami pang taong matulungan. Pero masama, di ba, kung itatry nyo, maglalaan lang kayo ng konting oras. Yung oras na yun, hindi naman masasayang kasi unang-una, marirelax kayo. At natumbayan po natin ang kwento ni Tita Aileen De Leon. Muli po, ako ang inyong tagapaghatid balita, Deborah L. Elisan, ng Nuga Central News.